Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Tayo po ay tutungo sa kung paano mag-encode or magkaroon ng tinatawag na new registration sa MGI. At ito po ay napakamahalaga dahil marami po sa atin ang mga nalilito pa kung paano mag-encode ng bagong member sa ilalim na gusto ninyo. Ngayon, ang mahalaga sa pag-i-encode na ito ay dapat merong pondo yung account na panggagalingan ng siyang ibabayad doon sa product. Kung meron pong member na magpapa-member ay kailangan may 7,800. So yung pong peso na yon ay dapat magkaroon ng conversion into $100. So pupunta tayo doon sa aking account kung nasaan ang pera. At importante po ang inyong username, yung password mo. Dahil ikaw ay maglalagay ng tao sa ilalim mo, of course, yung sarili mong ID. What I mean is identification mo ang gagamitin. Ang CAPTCHA, ito po ay O. Ang mga letters po ay nasa lowercase. Ang 6, 0, 8, and then login. Ayan po ano. Dito ninyo makikita na ito ang inyong profile. Ito pong may picture na ito ang home. Pag-click ninyo yan, iyan ang lalabas. Andito ang profile, registration, purchase, e-wallet, r-wallet, registration wallet, cash wallet, bonus tree, and history. So mga kaibigan, kung inyong papansinin dito sa e-wallet, 0.25, that is in dollars, I have 147.60 sa cash wallet. Ang registration wallet ko ay 0. Ipaliwanag ko lamang po, ang redemption wallet ay ipangtutubos. Hindi po yan pwedeng i-encode for another account. Yan po ay pwede nyong itubos ng product. So pupunta kayo kung gusto nyong itubos yan dito sa purchase. Alright? So nandoon ang mga options. Repeat purchase, redeem products, upgrade account, my purchase listing, my downline purchase listing. So yan ang pwede mangyari dyan. Sa registration naman, yan po ay hindi na ililipat. Dyan lang talaga siya. Kung merong amount dyan, yan po ay kailangang timbangan na lamang ng kung anong meron sa inyong cash wallet upang makalikom or makagather ng $100. So since ang aking cash ay nasa cash wallet, so pwedeng-pwede na ako na mag-encode ng bago. So pupunta tayo sa registration at ang ating i-click ay ang new registration. I-click ang Philippines. Dito po sa government ID, diyan po ang ID ng inyong i-encode. Diyan po ninyo siya ilalagay. And then, dito po sa date of birth ay yung date of birth na ng inyong i-encode. So, click ninyo itong icon ng calendar. Para mas mabilis ay i-click ninyo itong merong month at year. So, ang akin pong i-encode ay ayan na. So, mapapansin ninyo na meron dito pong mga kasunduan. So, pwede na yung i-skip. Pag nabasa nyo na, i-click ang nasa lower left corner at submit. So, pagkatapos po ng submit, yan ang lalabas. Yan ang mga fi-fill upan natin.
So, mapapansin ninyo ang date of birth ng inyo pong i-encode ay andito na. Ngayon, ang username ay isulat kung anong gusto ninyong username ng inyo pong i-encode. Wala pong problema kung capitalized or small letter. No problem. So, kailangan ay magkaroon ng indication dito ng green. So, i-check natin. Pag nag-click ka sa sunod, alright, nag-green yung on. So, ibig sabihin, walang katulad ang pangalan. So, ano ang tunay na pangalan ng member? So, doon natin ilalagay ang kanyang tunay na pangalan. Walang problema kung ito ay small letters lahat. Wala pong problema. So, i-check ninyo at laging isusulat ang mga details. Sa member name, other name, kung ano ang palayaw. So, babae ito, syempre, female. Nasa Philippines siya. So, ang number ay yung number ng telephone number niya. Pagkatapos, yung email din, mahalaga ang email dahil kung may mga pagkakamali ay doon po sa email pumapasok ang mga notification at kung nagkaroon ng pagkakamali sa password ay doon po ninyo marirecover. So, ayan. Kailangan i-check ang detail ngayon, anong state since ito ay nasa kalayuan ng bahagi. Ano po? Kitang-kita naman kung nasa ang state. Of course, ang postcode, mahalaga rin. Mailing address, yung address niya. Kailangan po ay laging clear ang istorya, ano po, para hindi tayo magkagulo. Lalo't marami kayong i-encode. So, mainam na laging may ballpen at papel. So, ayan na. Balik tayo sa side na ito. Dito ay kung ano ang bangko niya. So, yung account number ay mahalaga sapagkat alam nyo na ang kwarta ay doon. Padadaanin. Okay, so anumang bangko ito, hindi masyadong na-emphasize ang lahat ng bangko, lagay na lang yung bank. Doon sa branch, i-emphasize kung anong bangko yun. Sa beneficiary, ay kung sino yung alam nyo na, malapit sa loob mo. Well, pwede ang asawa, pwede ang anak. Pwede po ang kapatid. So, alam nyo na, ganyan ang mga istorya ng buhay. Ngayon, dito sa sponsor information, ang introducer username ay kung sino yung na sa upline or yung nasa taas niya. Ako po ang pinaka-upline nitong mga member ko. So, bali, ilalagay ko siya doon sa isang member ko sa ilalim niya. So, ang introducer name ay yung pong nasa taas nitong ini-encode ko. So, pag nilagay niyo po yan, lalabas po ang tunay na pangalan automatically dahil recorded na ito sa system. Ayan. Nag-automatic. So, nandoon.
So saan mo siya ilalagay? Ilalagay mo po siya kung saan, either left or right. So ilagay natin sa left at submit. Do you want to continue register this member? Okay. At hintayin lamang ang story. Ayan na. So nakasulat na po yan lahat. Mm-hmm. Ayan. Nandito na po ang mga detalye. So, lahat po ay andito na ano. So, eto na ngayon ang istorya ng mga products. Diyan nakasulat ang mga products. Dito sa mga numbers na ito ay kung anong mga available na items in pieces. Dito sa mga blanco na to, kung saan mo ilalagay. Sa bawat account, isa lang pong ilalagay dyan. So, I like GS09 ayon doon sa nagpapa-encode kasi GS09 po ang kanyang gusto. So, hanapin natin, andito na ang GS09 black lens kasi po merong brown lens. So, lagay mo lang, may 14 pa daw na available. Lagay natin ang isa. Ayon. Sabay punta tayo sa baba. Next. Kailangan po niyan ay ayan, 100 PV, ibig sabihin $100 din ang ibig sabihin. Nag-okay na tayo. So ayon ang mga kabuuan, total PV $100, 65 sa peso. So ayan na ang istorya ng mga details. Dito sa yung pin, ilagay mo ang kung anong pin mo. Bali pin ko yan. Dahil itong account ko ang ginamit sa pag-encode. Submit. At ayan na po, lalabas ang itong mga nagpa-pop up na yan. Hindi naman siya kailangan. Pero basahin nyo rin. Change your password. A data breach on a site or app. Expose your password. Chrome recommends changing your password on member.mgiclub.com now. Okay, mag-okay ka na lang. Para bigla na siyang maglaho. At tapos, pwede mong ma-view ang invoice. Hmm. Ayan na po ang invoice. So, yan ang katotohanan ng iyo pong order. So, para makita natin kung siya po ay nandoon na sa ilalim ng isang kapatid, ano? Puntahan natin ang home ko. Okay na yon. So, mapapansin niyo na itong cash wallet ko ay nabawasan na. Di po ba? Yan ay 147 kanina. So, para malaman natin kung nandoon na ang ating pong in-encode, punta natin ang tree. Placement tree. Mm-hmm. Alam natin na yun ay nilagay natin doon sa apply niya na si Teofani. Submit. Ayon, nailagay po natin sa left. Ayan na siya at ang kanyang upline IC, Teofani. At kung sino man sa inyo ang magkaroon ng inyong downline, whether sa left or sa right, kailangan po na ang kanilang pambukas or pag-login ay yung kanilang birth date. Yan po ay mahalaga para magkaroon po sila ng bagong account at makita nila ang kanila pong inilagay na registration. Yan lamang po at maraming salamat. God bless sa inyong lahat.